Kapag sinabing Huawei Nova Series, ito ang pinakamalupit, pinakasulit, pinakasikat na phone ni Huawei. Naalala nyo ba? Yung Nova 3i, sobrang nag-trending nun. At syempre, yung Nova 5T, nag-trending din. Kasi nga, napakalupit nila ng mga cellphone. Ang tanong, ganun din ba si Huawei Nova 7i? Actually, feeling ko, napakalupit niya. Unang-una, siya yung pinakamabilis na smartphone under 15,000 pesos. Pinakamabilis na charging under 15,000 pesos. At marami pa. Oh my God. Kaya samahan nyo ako dito sa unboxing video plus review ng Huawei Nova 7i. Ako ulit si Beans, and you're watching Unbox Diaries. Woohoo! Okay, so ito ang box. Standard Huawei packaging. White Huawei Nova 7i. Explore it on App Gallery. Oh, sarap pala, alam nyo na. Meron na siyang App Gallery. So, here we go. Boom! The mini box. At sa loob ng mini box, wow, ang dami. Meron siyang SIM ejector pin, Huawei warranty card, quick start guide na makapal, and yung kanyang jelly case na, wow, kakaiba yung shape, ha? Pati yung LED flash may butas. Actually, kakaiba to, na pati yung LED flash may cutout din. So, very special yan, guys. Ito na ang phone. Ooh, man. Siyempre, meron siyang USB Type-C cable na. Type-C. And mukhang makapal at mahaba siya. So, high quality, siyempre, high quality rin ang kanyang charger. Guys, 40 watts supercharge na siya. Na alam nyo ba, nahanap lang to sa mga flagship devices nila. Pero meron si Huawei Nova 7i. Medyo malupit. At ito pa, guys. Alam nyo ba na meron din siyang headset na kasama sa box? Guys, saan ka nakita ng isang smartphone under 15,000 pesos na merong headset? Dito lang yan sa Huawei Nova 7i. Convinced na yan, convinced. Oh, nakita nyo pa lang yung likod niya. Kundo. Actually, maganda talaga siya, no? Tinignan ko pa nga si Xiang eh. Pati ito eh, na dalawang isip ako eh. Sino mas maganda? Siyempre si Xiang. Kunwari naman. Pero maganda pa rin siya. Hindi lang ako two-timers. Guys, alam nyo ba itong color na to is crush green? Parang si Xiang. Crush ko lang dati. Ngayon ako naman yung crush niya. Okay, tama na nga yan. So yung design ni Huawei Nova 7i ay parang halo ng iPhone at ng Nova 5T. iPhone kasi square, di ba? iPhone 11 Pro Max, square yung kanyang camera. Pero mas marami siyang camera kaysa kay iPhone 11. Apat na to eh. Pero guys, si iPhone is flat yung likod. Ito naman curved ang likod. So, sexy. Stylish. Very elegant. Mukha siyang mamahaling phone. Although, plastic lang pala to. Hindi siya glass. Kala ko glass. Kasi mukha siyang glass eh. Glossy, so fingerprint magnet. Pero I like the effect ha. Meron siyang dark green, pero pag tinamaan siya ng ilaw, ayan, meron siyang aurora. Light green effect. Very stylish. Very beautiful. Bibili na yan, bibili na yan. Tapos yung phone ay medyo makapal. Ah, alam ko na kung bakit. Meron ditong something. Pero hindi naman siya ganun kabigat. Sakto lang. At ang sarap ng curved. Buti na lang curved siya kasi mas madali siyang hawakan ng pagganito at ng pagganyan. Kasi yung shape ng kamay natin, curved. Kaya pala ito, curved din eh. Ergonomics. Oh pala guys, very minimalistic lang yung kanyang likod. Camera lang, LED flash, and yung kanyang logo. Huawei. By the way, yung kanyang camera is 48MP na. Pag sinabing Huawei, maganda ang camera. Meron ba siyang 8MP ultra-wide angle lens? Nice. 2MP macro lens and 2MP depth sensor. Quad camera. Mamaya, check natin yan. Sa ilalim, meron siyang headphone jack, USB Type-C port, microphone, and yung loudspeaker niya. Sa taas, meron siyang isa pang microphone. Sa right side, yung kanyang power button and yung kanyang volume rockers. And kung mapansin nyo guys, yung kanyang power button is fingerprint scanner na rin. Kaya medyo kumapal yung phone. Siyempre, hindi siya pwede manipis. Yung iba kasi mataba ang daliri. Kaya, dapat fits all. Ayan. Sa left side naman, yung kanyang SIM tray na meron dual nano SIM card slot. Kaya lang, nasaan ang micro SD card slot? Guys, merong sariling micro SD card slot si Huawei. Ang NM card. Ayan. Same size siya as the SIM card, so pwede ka magpasok ng isang SIM or either isa pang SIM or yung micro SD card ni Huawei. Okay, so na-setup ko na yung phone at ayan ang itsura niya, guys. Boom! Guys, meron siyang 6.4 inch 1080p
punch hole IPS LCD display. Guys, usong-uso na ngayon ang punch hole display and buti na lang ganyan ang itsura niya. Kapag naglaro ako ng games, perfect ang itsura ng display. Kasi tinatakpan ng aking thumb yung punch hole. So, parang all screen, no notch display yung dating niya. Tapos yung bezels manipis na rin. Although hindi yung pinakamanipis, this 2020. Okay na rin. Tapos 1080p na. And masarap maglaro dito, guys. Curve back. And hindi slidey ang likod. So, maganda yung grip. Pwedeng-pwede. Tapos yung sounds niya, lakas. Although hindi siya ganun kabuo. Pero, grabe. Ibang klase talaga to. Tapos, guys, tingnan nyo naman ang kanyang score sa AnTuTu Benchmark 300,000. Wow. Actually, ito yung scores na nakakuha mo sa flagship device noong 2018. And 2 years later, umaabot na ang isang mid-range phone sa isang flagship dati. So, matindi. And tingnan nyo to. Kapag naglaro ka ng Mobile Legends, walang lag. Swabe ang graphics. Tapos, kayang-kaya niya hanggang ultra. Meron pa siyang HFR mode, shadows turned on, and walang problema. Okay siya pang ML. Pero okay rin ba siya sa mga bigating games like NBA 2K20? Well, di kayo maniniwala pero minax settings ko to, ultra graphics, lahat na turned on, and kung makikita nyo, oh my god, walang sign ng kabagalan ang swabe ng graphics. Ibang klase talaga itong ginawa nilang Kirin 810 processor. Guys, sarili na lang processor yan. Very optimized for Huawei device. And grabe, 8 gigs of RAM na to ang nilagay nila dito. Plus, meron pa silang 128 gigabytes of internal storage. Marami kang pwedeng i-install dito na apps. Okay rin siya sa Call of Duty. Maganda rin yung graphics. So, okay na okay talaga siya bilang isang gaming device. Tapos, pogi pa yung likod. So, kung hindi ka pogi, at least yung phone mo pogi. Na-joke lang. Siyempre, camera pag Huawei, maganda yan. Guys, 48MP main camera. Kita nyo naman ang quality na nabibigay na tong phone na to. Very sharp, very detailed yung mga pictures at ang lakas ng dating. Grabe. Hindi mo akalain na kinuha lang siya ng isang mid-range phone. Parang flagship ang level ng kanyang camera dito. Okay yung contrast and okay din yung saturation. Hindi siya yung mga tulad ng mga old na Huawei devices na medyo saturated yung color ng mga plants, mga buildings. Ito, saktong-sakto lang. Tapos, ang ganda pa ng dynamic range. Walang sabog na part sa picture. Balance lahat yung lighting. Blue yung skies. Very impressive ang kanilang camera. Tapos, meron din siyang ultra-wide angle lens. So, multifunction na siya. And, okay rin siya sa low light. Kitang-kita pa rin yung mga details. Kahit madilim na. Yun nga lang sa video is medyo mauga. Sana nalagyan lang ng konting stabilization. Mukhang kayang-kaya naman ng processor niya. Wala lang. It could have been better. Yun lang naman. Okay rin yung selfie. Poging-pogi ka dito. Ganda ng kanilang filter. Very natural. And very sharp yung mukha ko. By the way, 16 megapixels yung kanyang selfie camera. So, very sharp. With beauty. And guys, last but not least, yung kanyang charging. Guys, from 0 to 70% in under 30 minutes. Walang ibang mid-range phone ang nakakagawa ng ganun. Siya pa lang. And nagugulat talaga ako na sinama pa talaga nila ang 40-watt supercharge dito sa Huawei Nova 7i. So, kaya lang, ito lagi ang tinatanong ng mga tao sa akin. Beans, i-review mo naman ang Nova 7i. Gusto ko malaman ang input mo sa Huawei App Gallery or sa kawalan ng Google Play Store dito sa phone na to. Well, ito na yun, guys. Para sa akin, okay ang phone. Magandang specs for a mid-range device. Grabe, wala akong masabi. Kaya lang, sad to say, without the Google Play Store, kung nanggaling kayo sa App Store ng iPhone or sa Google Play Store ng Android, nakompleto yung mga apps. Syempre, karamihan sa atin ay sanay na sa binibigay na service ng isang Google Play Store or App Store ng iPhone. Lahat ng mga essential apps ay andon. One click lang, install agad. Hindi tayo nagkakaroon ng problema sa Google Play Store at sa App Store ng iOS. Pero dito guys, ibang-iba siya. Kapag lumundag ka sa app gallery ng Huawei, like, malaking-malaki ang pagbago. Sa way ng pag-install nyo ng app, kasi yung mga essential na apps ay karamihan, wala dito sa app gallery. Walang Facebook, although meron naman siyang link papunta sa Facebook APK, pero link lang yun guys. Kung mag-i-install kayo ng Facebook dito, hindi siya automatic update. Kailangan manually i-download nyo yung APK ulit doon sa link. Wala rin siyang Instagram, walang WhatsApp. Actually, link lang din yung WhatsApp. Wala siyang Ragnarok, walang Call of Duty, walang PUBG, pero may Lords Mobile naman. Yung mga pinakasikat na games, wala dito. Kailangan nyo mag-install ng APK Pure, ano yun, third-party app installer. Para di siyang Google Play Store, kaya lang hindi siya kay Huawei. So, pero pwede mo siya install para matulungan ka. Kasi si App Gallery kulang talaga siya. So, kailangan mo mag-install ng mga third-party App Gallery or Play Store katulad ng APK Pure, APK Mirror, mga ganyan. Kaya lang susceptible ka sa malware.
or spyware, mga ganun. Kung hindi mo alam ang ginagawa mo. Pero kung alam ang ginagawa mo, madali lang naman siya. Yung nga lang, karamihan sa atin ay hindi techie. So, nasa sayo na yan kung gusto mo talagang itry to. Pero meron naman siyang TikTok. May TikTok siya, meron siyang Metrobank app, BDO app, meron siyang GCash, meron siyang Paymaya. Ayun, yun yung mga available. Pero wala siyang BPI. Pero hindi ko ma-recommend ang kanyang app gallery kasi sobrang konti pa lang ng kanyang apps dito. Yung mga essential talaga, wala. Konti-konti lang. And isa pa guys, hindi gumagana ang mga Google apps dito. Walang Google Chrome, wala rin siyang YouTube, Gmail. Pero pwede naman pumunta sa browser niya. And pumunta ka na lang sa gmail.com or youtube.com. Yun nga lang, hindi umakuha yung mga usual na features ng isang app. Like notifications and things like that. And medyo clunky ang mag-rely sa browser. So, ibig ba sabihin ito, Beans, hindi siya okay? Ito lang ang sabi ko, no? Kung alam mo yung ginagawa mo, biyasa ka sa mga technical stuff, like pag-hack ng phone para ma-install yung mga Google Apps, which I don't recommend kasi maya niyan, hindi na siya gagana kasi meron silang update na fix. So, and kung okay lang sa inyo na manually update yung mga apps na i-install nyo, which is medyo hassle talaga. Magbabago talaga yung experience nyo dito kung nanggalin kayo sa isang phone na mayroong Google Play Store and mayroong App Store. And speaking of ibang phones, let's face it, hindi lang naman si Huawei ang Android phone provider out there. Meron si Oppo, meron si Vivo, meron si Xiaomi, meron si Realme, and meron si Samsung. So, marami kang choice. At meron silang Google Play Store. Pero yun nga guys, maganda ang phone. If may plano kayong bilhin siya, sinasabi ko lang naman sa inyo na you have to be ready. Else, ito yung pinakamabilis, pinakamalupit na phone na lumabas, at least for the mid-range segment. Unless lalabas si Realme 6 sa ating bansa. Ay, yun talaga. Mahihirapan to. And huwag niya akong simulan sa walang pambili. Guys, ang dami-dami kong phones eh. Ewan yung sabihin na wala pambili. Kaya hindi okay sa akin to. Or bias. Hindi ako bias, no? So far, natuwa naman sa kanya. And kung ako yung gagamit dito, walang issue sa akin ang kawalan ng Google Play Store kasi alam ko yung ginagawa ko. So, let me know guys in the comments below ano sa tingin nyo yung Nova 7i. Bibil ba kayo or hindi? Let me know dyan lang sa baba. And syempre, magka-compare tayo ng mga ibang phones kay Nova 7i. Mahirap talunin to. Kaya don't forget to subscribe, hit that bell icon so that you don't miss any of the future comparisons and unboxing videos dito lang yan sa Unbox Diaries. Ako pala si Beans. And you're watching Unbox Diaries.